target. Scaling pero ang hapdi ng lineup din talaga ng Archangel, no? Pwede natin isipin pick off pero it's not real. I mean pick off kasi nga syempre merong ninja dito, pero what I wanna point out is that ang taas ng damage nila in the form of, alam mo yon, ano pa rin, Johed pa lang, Matilda pa lang, 'di ba? Tapos kung ma-follow upan pa ng ano, ng glue. Ay, sorry, na follow upan ng Granger saka nitong ninja natin, 'di ba? Ayan oh, aw, sakit. Kita mo kalahati, kagad yung buhay ng isang Johed. Sorry, ng isang Grock Bentings dito. Trying his best to at least give this purple to his ally, kay Bigang Shinbu. Uy, pero ang ginugulo. Last part is trap. Ganun lang talaga. So, again, na target nga talaga si Drake Schofield. Tapos hindi nagpapatinag dito yung work aerial na, hindi, ilalagay pa rin namin sa jungle si Drake Schofield. Aalagaan namin. Subukan yung invade. Kami ang sasagot sa inyo with Salaman TZ and Bentings. Grabe si Joy Boy, oh! Aray. Nire-reset. Sinusubukan niya reset yung Ursa. Na-reset. At nagawa niya yung trabaho niya, wag lang siya mamatay dito. Flicker in si Pacquiao! Commit na flicker si Pacquiao! Grabe naman yung shielder smart missiles para makabay ng time. Pero yun lang, corner pa rin siyempre si Joy Boy doon. First blood na nakuha ngayon ni Bentings. Magandang bawi yon para sa side ng Archangel, ng side ng Work Aerial PH. Guys, Work po yung nasa blue side ha. Archangel yung nasa red. By the way, okay. Yun yung gagawin mo. Yun yung kailangan mong gawin kapag ginugulo ka ng isang Johed. Either tayin nyo yung Johed or wag nyo lang siyang hayaan na makuha, ma-reset yung Ursa. Oo, ang malas kasi ni kaibigan Joy Boy, yung na-ejector niya, hindi yung Osober. Yung na-ejector niya yung Claude. So hindi rin nag-reset. Tapos namatay pa siya. So worth it ang protection ng side ng Work Aerial. And given the fact na may traps din kasi yung si Layna, pantulong doon kay Dre Schofield. So all eyes are on Dre Schofield, kay Bigang Shinbu. Meanwhile, namatay si Yasuo, ha? Yeah, man. Also, I want to pinpoint, no, na pagkandali kay Yasuo, very good target there by Salaman TZ. Ganun din, si Bentix sa may bandang baba, hindi talaga nila sinasanto yung kunat ng Grock, no? Again, there's just big damage coming in mula sa side dito ng Archangel. Ang bilis! This is Archangel with their lineup early game. Ito yung kanilang objective talaga. Kailangan control the early game as much as possible. But again, kapag nag-late game tayo, pare, baliwala dito yung kunat ng ano, pag lumakas to si Dust tsaka si kaibigan Dre Schofield, eh. Yun yung plano ng Work Oster Force. Take this to 10 minutes up. Take this to 15 minutes once again. Kailangan ngayon ng Archangel ang level 4 pitas agad. Yapi, ang ganda talaga ng Guiding Wind, mga kaibigan. Ang daling nakakatakas mula sa akala. May libreng dash eh, tas ang layo ng dash, di ba? Mula dito sa Matilda, kaya talagang patok na patok itong support na to. Now, eto makikita nyo si Bentings just making sure na yung Hayabusa din na pe-pressure. Kala nyo yung Claude lang ang pwedeng parusahan mula sa side namin. Ganon din naman yung core ninyo, pwede rin. Pwede talaga. So ngayon, Sasha Jago napaparusahan and libre pa rin nakakapag-farm si Dre Schofield. Wala pang makuha masyadong pitas ang side ng Archangel. Aray, sila pa nga napipitas because of the arrow. Here comes the Alice once again. Arrow coming in. Yasuo, tumama sa kanya. And Shinbu. Mainit pala si Salaman TZ sa, ano, si Lina Mong Link. The follow is really good. Yeah, si Salaman. Coming up properly with Dust on that part. No, remember na na-burn na lahat ng shadow doon ni Hayabusa. Come from Yasuo. Wow, this is interesting. Sumasagot yung work sa mga arrow na mga biglaan kasi alam nila na papasok yung Matilda Airlines at saka itong Johed. But with the arrow and Dust, may onting item na din. Shoot na shoot yung tanke. Ito na. Salaman TZ! Salaman TZ was able to walk away! Isang one hit na lang! Man! And that was a lot of burned on that part. Maraming spells din na nag-miss. Even including that Death Sonata. Pero syempre, hindi pa rin basta magpapabata yung mga member dito ng Work Aerial despite Archangel camping up this turtle side. Hindi talaga! Free farm si Dust, level 6. Level 16 si Dre Schofield. Si Joboy level 5 pa lang. Yung main plan sana ng Archangel Super Monching is to control the jungle side. Parang be aggressive. Kailangan nilang pumitas na ngayon. Gamit lang ng gamit. Kasi dahil kung hindi, kaibigang Shinbu, pwedeng sila na naman yung ma-outscale. Same story as the previous game.
Dahil si Das, ayun oh, nakuha niya lahat ng energy shield sa top lane. Oo nga eh. At kailangan na siyang targeting ngayon. Kailangan mamatay siya ngayon. Pero hindi, tignan mo. Kaya madali lang siya talaga. Matik eh. Tsaka ang nagdala talaga at nagdelay ng laro, si Das pa rin. Sa totoo lang guys, mas mainit pa rin nga yung palitan siguro nung ikalawa natin game kumpara dito ngayon. Sadyang mas involved lang sila. Sadyang ano lang eh, kanina na-focus kasi sa gold lane ng Paramis yun. Pero dito, we're eyeing actually the gold lane naman ng Alice. Pero alam naman natin yung Alice, haharap. Mag-iwan ng first kill pala yun. So, safe. Safe talaga at hindi makakuha ng pitas ngayon yung Archangel. 3-3 ang nangyayaring score. Even though lamang ang Archangel sa pera and lamang din sila sa positioning, hindi nila nagagawa yung main plan, which is to delay the jungle or be aggressive whatsoever. Parang ganito, Cram, going one-on-one, makukuha siya ng magandang chani. Pero yung top lane, hindi nila ma-shutdown at hindi rin sila makakuha ng push kay Bigang Shin. Ang ganda ng depensa ng work this time. Kahit na nag-scale din yung side ng Archangel, yung depensa ng work kasi pag umabot ng late game to, kayan dumamage eh. So kailangan ngayon ng Archangel ng plan B. Siguro ang plan B nila, huwag na natin pilitin yung top. Talo na tayo sa top, hindi pa tayo sa baba. Saka palitin na yung mapa, kuha na ng push, di ba? Tulad nito, or lista mo na itong XP lane natin mga kaibigan at syempre ipapalit na rin yan mas mabilis pa nga ng work aerial yung gold lane side. Yeah, I think maganda yung decision ng Archangel doon makakuha ng bottom lane tower pero maganda rin yung decision ng work na makakuha ng top lane at makakuha ng pitas. Paano coming in once again nakakilapit pa si Das in the wind. Oh! In the wind. Pero buhay pa rin si Das. Talagang pasok yung wind. And of course, ang ganda pa rin naman ang ginagawang backup dito ng mga membro ng Work Aerial. Yasuo here actually returning back from Miss Shadow pero alam nila na nakatago lamang ang tulad ni Dre Scorpion on kiting back in that mid lane fight. I think that fight goes to Aerial. Yeah, Aerial na nakakuha. Men, hindi masyado nag-cooldown yung mga spells dito ng Aerial at may mga ultimates pa sila. Two ultimates out of one yung na-commit doon. And this time, Sasha Dago pa yung namulan. Ako yung Ranger. Hinabog na yun na Venting. Wala din yung Ranger this time. Umikot-ikot si Dre Scofield. Habang hindi tumama yung Art of Thievery. Meanwhile, sa may bilihan pa ng mga items. Archangel Monching. Tumatakbo. Arrow coming in. Ito na ang favorite move, Garote. Ventings. Ika-cancel na naman yung TP this time. And nako po, kaibigang Shinbu. Work. Ito na yung sinasabi ko sa'yo. 7 minutes na. Almost 10 minutes, nagkaka-items na yung scaling lineup ng side ng World Aerial. Yup. That's here. May harang kasi. Hindi makadiretsong lang. May natin ang torre. Tapos sa pool na sa pool niya talaga. Alam naman natin, pag nasalo mo yung Death Sonata, may unang slow yan. At talagang in-spam na lang ni paring Sacchajago to go for go dito against the Alice. Now, bumalik sila dito sa may mid. Pero alam din nila, sa kabilang side ng mapa, nakabang sa mga brushes dito, ang Work Aerial. Archangel now has a small momentum in this game as they go for the push in the bottom lane. Sabi kasi ng Archangel, masyado nyo naman kasi Kuya Manjin, Kuya Shinbo, si Kuya Tase. Pero may damage output din naman kami. 3-0 si Sasha Jago, pero look at this! Sa likod! From behind, Ben Vings! Ayan the beautiful wild charge! Ang ganda rin! Ang blazing dumadang nilala dito ng Grace Schofield! At hindi pa tapos ang Work Aerial, mga kaibigan! Tingnan nyo, kulang pa sila dyan. Mga mini-me! Takbo-takbo, mga babidi! And I think that should be it, ladies and gentlemen. Hindi nakuha ng Archangel yung push sa may baba. And it's actually converted here by Work Aerial para makatulak naman sa may gitna. Babi, kung iisipin mo yung mga mini-me na yon, isang Art of Thievery, 10 agad yung stacks ni Grace Schofield. At least stacks yan. Pag tinapatama niya dun sa mga mini-glue, yung mga maliliit na glue. At dahil dun, tigi-isa yun. Lagpas 10 yun eh. Tignan natin ang instant replay dito, pare. Ayan oh. Yung beautiful wild charge tapos blazing duet o pikit ka na lang lakad ka na lang pagka blazing duet mo this time with of course the Demon Hunter Sword alam na ni Dre Scofield na may damage output sila at dito nalugi ang Archangel hindi alam nila na ang main plan is to invade delay Dre Scofield pero hindi nagpa-delay hindi nagpa-late si Dre Scofield eh. Golden Stuff! Tama ko to na items ni Dre Scofield. Golden Stuff already completed. Tapos tama ba to? Demon Hunter Sword, no? Demon Hunter Sword. Yes, Golden Stuff. Alam naman natin eh, di ba? 2 core items yung spike na hinahanap lagi. Default sa Claude yan, no? Tapos pwede na mga kaibigan. Pero tingnan natin kung kaya ba. Kasi alam mo may nagbe-build up dito sa may Lord side. Remember that Senator, not strong, going for the push onto the top lane side.
Actually, Kuya Shinbu, na-nerf na yung Claude eh. Dama din yung nerf dyan eh. Pero akala, with this lead, oo, oh, with this lead, may Raptors eh. Ay, naku, huli si Dre. Oh! Huli talaga. Moves! Huli talaga. Nag-blazing doon sa akin. Pinagbabaril na lang. Oy, Rhapsody sa kabila. Tama boy pa si Dre Scorpion. Oh my God! Hinahol pa rin sila Dance Sonata. At lumapit din na si paring Dash para makakuha. Now the disruption coming in, paring Manjin. Dasi-dumin dyan na lang kapisa dito, pero ang dami mga minimis. Meanwhile, wala. Si Dre Scorpion, tumama yung huling bala. Nice pick-off coming out from Archangel. Buti na lang nawala si Dre Scorpion doon, 13 seconds out. But it doesn't change the fact na hindi nila mahuli si Dust dito. Kailangan nila tong Desperate Lord right now, kaibigang Shinbu. Desperate Manjin. Times calls for desperate measures. Ano yun? Manjin, muntik pa makataka si Dre kanina, promise. Konti lang eh. Hindi no? Ay, kumila. Naka-BMI na eh. Naka-BMI na. Ito yung last bullet nga lang talaga ni Saksa Jago. Predixi, ladies and gentlemen. And now, let's see here. Another T5. Alam mo, eto guys, mga viewers natin, idiin nyo ang mata ninyo sa inyong pinanunuran kasi feeling ko, mainit na yung dalawang teams natin. They're very much willing to take the fights and pull the trigger on each other's head in this game. Ang tunay, grand finals, winner takes all. Ano pa bang hahanapin mo? Ano pa bang hahanapin mo? Escalera now building the necklace of the runs for anti-sustain. Against Dust, kailangan tignan yung camera talaga dito kay Dre Scorpion eh, tsaka kay kaibigan Dust eh, kasi sila yung kailangan targetin ng Archangel. At yun naman ang kailangan protektahan ng Work Aerial PH. Kita mo naman yung mga advanced movements eh, predictions eh. Isa predicts, karang isa sa Archangel. Oo, una pero... Na, ni Joy Boy. Pero mahirap eh, hindi sila basta-basta makakapag Johead Matilda combo because of this Grok Ventings. Itinatang kailangan kalamihan dito ng sugod at ni-reset pa yung Lord. Ang ganda ng barrier. O, hinahawin si Das. Yapi, ang dami rin na bibig dito ni paring Cram. Ventings na bumundol dyan. Cram under the turret na konti pa konti habang pumipill out sila with a dead Sonata pa in the way. Pero here comes Natslog. Si Yes won ng paglapit sa Shadow doon. Pero at least nakabuhay pa rin siya. And Team Fight here will break out a little bit as the Lord is being tensioned ng dalawang teams natin. Puno pa yung mga spells kay Bigang Shinbu this time. It's going to be a hell of a team fight after after nitong Guardian Spire na to. Hindi pwede itong isuko ng isang team. So may reset na magaganap dito. Babalik lang sila lahat dyan sa Lord. Ang mindset dito sa pagganito, una, kapag maglo-Lord ka, kailangan shove yung wave nyo. Kasi alam nyo magkakaroon ng team fight. Kaya nandoon sa top lane si Yasuo. Pero kailangan nila mang madali. Wala silang red tree dito sa Lord. Attempt na to. Tatlo lang sila dito. Nakita sila sa mapa. No. Meanwhile, may ambahan na nagaganap. Nandito si Shasha Jago ha. Blazing to the duet. Oh! Kaibigan, sinabahan pa ng Circling Eagle Cement. Pero yun lang nabura dito sa Escalera. At yun din, makahabol natin yung Mary Joy Boy. And I think dun na makakarating yung mga membro ngayon ng Work Aerial as they clear Park Angel. Ladies and gentlemen, Cram na bumibili ng oras pero may mabibigay ba? Habang may kinukuha naman si paring Saksa na push dito sa may bandang baba, Cram will be able to walk away at least okay lang yan because these dead timers are not gonna be enough para makakuha ng Lord ang Team Aerial. Libreng Lord ata to para sa... At abot wala. Eh. Wala. Kanulog naman ni Cram. He's buying time kanina. Buti na lang. Pero actually, ito kasi nangyari kay Bigang Shinbu. Nakita ng Work na yung Archangel, yung dalawang core heroes nila, si Saksha Jago, at saka si Yasuo nasa top lane. Si Yasuo lang talaga nandun, pero I think kumuha ata ng orange si Saksha Jago. Yung enough time na yon, nag-attempt sila ng team fight. So ngayon, buti na lang nandun si Cram, dahil kung wala si Cram, nakuha dito ng side ng Work yung Lord. So nice attempt pa rin sa side ng Archangel. Yeah. Outplays from every sector of the map para dito sa dalawang teams na to ha. Ito Manjin. Ibang play na. Ngayon, hindi na Lord. Tama na. Push. Push. Push na lang si Yasuo. May shove eh. May shove sa top. Nakuha ni Yasuo ngayon yung isang tore. At alam naman nila walang mangyayari dyan sa may Lord. Oo, shove muna. Bago ka mag-Lord, kailangan shove ka muna. Clear ka muna ng isang lane. Ayan, parang ganyan. At ngayon, nire-reset lang ni Ventings. Kanina pa si Ventings, ha? It's Ventings. Ventings. Kanina pa si Ventings, ha? Grok block ng grok block.
Oh, dyan expert yung Grak eh. Hindi na pang steal, ilang pang block. Ayun oh, binabarikadahan lang yung Lord dito para makakuha naman ng push doon sa may bandang taas si Senator. Tingnan natin ha, Eagle Cement. Ay hindi, actually Gaiden Wing lang, wala kay Excalibur. Oh, huli ang salampati. Ladies and gentlemen, as you actually see Matilda going down, habang ibang pinipocus naman dyan ng Team Archangel, anong makukuha ngayon ng work? Lord sa push 1. Tignan natin kung kaya yung Lord. Hinahabol ngayon ng mga minimis. Ayan na si Cram. This time, marireset na naman yung Lord. Wala si Escalera. 18 seconds. Arrows coming in. Hirap na hirap ngayon yung Archangel makakuha ng pwesto. Si Cram mag-isa dito. Pinagbabaeng-baeng-baeng. Uy! Nauntong kata si Cram. Nakukuha na ni Yao. Oh my God! Biyak yung chewing gum. Wala nang nagawa si Cram doon, no? Walang talon. Ito pre, kung si Bentings taga-reset, si Cram taga-disrupt. Walang taga-disrupt ngayon ang mga membro ng Archangel. Kalahati na ang buhay ng Lord Andre Schofield is totally doubling down on that one. Escalera, lalapit naman din. Joy Boy, nandito nakulong na. Kalahati na ang buhay ng Lord. Onti na lang, lumipat na naman si Escalera pero umiikot-ikot lang. Si Kaibig Andre, yun yung Soul Bloom. Oh, may mga pala. Oh, Matrix Evolution, na-touch na lahat ng mga pala kay Vito Shibu. Ibang klase, pero may hindi na sa likod. Oh my God, that's it! Nakuha ni Yasuo, Dre Schofield! Hindi tumama yung Rhapsody, maliit! Pero okay lang yung sure hit! Kasi nakuha ni Sasha Jago yung last hit kay Dre Schofield na naka-mega kill ngayon! Pati yung Selena natin! Tama na! Niloloko niyo lang ang sarili niyo sa Lord! Yung Lord and me! 5 minutes na! 6 minutes na yung laban sa Lord! Laban sa Lord! This is Lord level 2! And man, nakita mo yung mga movements ni Dre Schofield, ang dami niyang na-dodge. The ultimate dodgeball. Pero Pre, hindi enough pare. Walang wetry ngayon ng both of the teams. Tama man, Jin, naumay na. Walis na ka, Lord. Tama na nga. Sige na. Sabi ni Lord, tama na. Enough is enough. Sila yun, nag-umiwalay na lang ang mapa. Alam mo, Pre, yung mga teams natin dito, hindi lang skill ang binusa, Lord, pati talent. Dedication. Good pick on dust, mga kaibigan. Andito si Bentings at wala na talaga gustong kumuha sa Lord. Wala na. No, walang gagalaw, walang kukurap. Winner takes all para dito sa Hubien Esports Tournament. Nahihirapan yung work makapwesto rin kasi yung si Krami, yung glue pang glue. Oh. Si Yasuo, may split push na ginagawa, the ultimate split. Grabe. Napa-plunk sila eh, napa-plunk yung Claude eh. Wala pa siyang yung Wind of Nature. Para kaya niyang saluin yung buong damage ng Shadow Ill. Wala nung... Oh man! Ayun na, abis sa laro! Don't think para sa core dito! Hype na naman tayo! Pero feeling ko wala pa rin makakuha ng Lord! Kala, Psycho lang yan, pare ha. 40 seconds, wala si Chacha Jago. Meanwhile, Escalera, napagamit din ng Cyclone Eye. Habang si Yasuo, one-on-one kay Natsulong, wala nang manglo-Lord! Gera na lang! Blazing Duet, umiikot din si Escalera! Takbo, Escalera, lipad Escalera! Lipad Escalera! Hinahabol dito ng unggoy! Hinahabol ng unggoy, pare, di makalipad! Binami! Lipad si Escalera! Ay, nakapagas! Aging malaya ka sa lampati! At tingnan mo naman si Cram dito, binati! Ladies and gentlemen, kanina ka pa glue! Ang glue-glue mo! And of course, yung mabawas ang kalog dito ng mga member ngayon! Dating mo yan, pabalik yung buhay ni Cram! Sinasabunutan si Dre Schofield! Sinasabunutan! Ang pangit ka, banding! Ang pangit ka, banding! Dre Schofield! Ladies and gentlemen! Ang bad drop! Ay, tumatakbo yung glue! Pero wala na yung mga maliliit na glue! Ay pa rin! Yun na! Pero ilang oras na nabili dito ngayon ni paring glue. Grabe talagang glue. Mga kaibigan, kaya ba itong makontest ngayon ng Archangel? At ang pinakamatagal na Lord attempt sa buong Mobile Legends Esports history. Kaibigan Shibu, simula 9 minutes nandiyan na sila sa Lord na yan. Okay. Minutong nag-Lord. Opre! Nakuha rin sa wakas, ladies and gentlemen, ng Team Work Aerial! Indeed! Tunay nga, bagay sa pangalan nila, Work! Overtime! Work hard! 10 minutes na Lord! The longest Lord attempt ever! The longest Lord attempt in the history of Mobile Legends Esports! Ah, my God!
Mga larong nakakas natin, ano ba? The longest Lord attempt. Pero ay mo sana nung 9 minutes na nag-spawn yung Lord. Kanina pa sila nag-run eh. 10 minutes na tayo nagsasalita dun sa Lord. Oh, pre. Eto makulit ha, kailangan nila masalam na maayos yung Lord kasi pinaghirapan nila yan. And now members here ng Teamwork Aerial are moving down on the bottom lane side as they ushered the Lord onto the top lane side. Pero alam na nila yan, alam na ng mga membro ngayon ng Team Archangel anong lista mo dyan, because they know that their turrets onto the base are vulnerable. And eto na, umabot na tayo sa 19 minutes, 20 minutes na. Kaibigan nga, kaibigan Shinbu, yung scaling ng Claude, yung scaling ng Anis, eto na naman yung binabanggit natin kanina. The ultimate win condition, take this to the late game, we win. Ganun na ganun yung gustong ginagawa ng work, Oster Force. Pasang kayo mga tore, nagparami na naman yung maglunglu ni kaibigan Frank. Pero by time. Pero maganda yung formation dito, hindi mo talaga pwede basta i-dive yan unless a massive setup comes in mula kay Not Strong. Ginawa niya lahat ng gaya niyang gawin doon, pero alang wala, minion. Wala, alang minion, o reset, alang minion. Next Lord. Next. Sakto, para 30 minute game. Oo, aabot yan. Ay hindi, Drace na, pala lang to. Blazing Dumas coming in para kay Drace Mobile. This time, yung base ang target nila. Bottom lane target, Escalera popping the Soul Gloom. And there you go, set up mula kay Bentings. Arrows coming in kay Salman Easy. Ang ganda ng injector, pero wala ng Alice. Tas! Ladies and gentlemen, the Alice was able to connect actually the second skill. And that's it, that's what they need. Teamwork, hard work. Next game number 3 against Archangel. Winaldas kay ni Dust yung last moments ng team fight. At dahil doon 2-1, Teamwork Aerial PH showing us how it's done. Yung kanilang mga ultimate mechanics dito, yung nagdala the longest Lord attempt ever. Yeah. 10 minutes, Lord. The blood oh na talagang napa-oh ang mga membro dito ng Team Archangel. That's a 4-man blood oh yata, if I'm not mistaken. If not 5-man, that's yun na yung kailangan. Yung 10 minutes Lord pa rin eh. Ang dami kasing nangyayari eh. Si Kram ng gugulo. Pero si Bentings nang re-reset. Nang re-reset yung crack block ilang beses. Kasi ang ganda na nang ginagawa ng Team Archangel. Nilalagay nila kay Shasha Jago yung Lord. Kaya ni Shasha Jago yun mag-isay doon sa kabilang dulo. Pero ginagawa niya, nilalagyan niya ng harang, lumalabas yung Lord.